Hi mga loves! Enjoy reading! Para po hindi kayo malito sa daming pangalan ni Faith, kapag nakakapitalize po, yun po yung character na ginagampanan niya. If you feel uneasy to my voice, you can turn off the sound. Wala ka mong balak umuwi at matulog muna? Tanong sa akin ni Purple, habang sakay kami ng malaking van at nasa may loob ng village, dito nagbabantay. Dito na lang din ako nagbihis at wala naman akong ibang lakad ngayong araw. Alas dos naman na at tatlong oras na lang ay babalik na naman ako sa mansyon bilang Yuna. Wala naman akong plano ngayong umaga, mamayang gabi pa. Sagot ko bago inubos ang cheesecake na nasa styro plate ko. Napakunot na upa ako nang may makita sa isang monitor sa loob ng van. Puno kasi ng monitor ang buong van kung saan makikita ang mga ikinalat nilang mga CCTV sa lugar. Shit, natakasan na naman ang mga gunggong. Inis na sabi ni Snow bago may pinindot sa computer keyboard. Pwisit talaga yung lalaking yan. Inis na sabi ni Purple bago nag-on ng microphone. Hoy mga ugok, yung binabantayin nyo nakatakas na naman. Bulyaw pa nito sa mga kasama. Nakita ko pa kung paano nagsigalaw ang mga lalaking nakakumpol sa isang sulok. Mga bago ba yung mga yan? Tanong ko bago tinignan si Asher na nakasakay na sa kotse at mabilis na nagpapatakbo. Mga tauhan niya ng presidente. Ayaw niyang bitawan at pinagkakatiwalaan niya ang mga yan. Sagot naman ni Snow. Mga tamad naman. Naiiling na sabad naman ni Purple. I'll help. Wika ko nang makitang malapit na sa gate si Asher bago ko binuksan ang pinto ng van. Sure ka? Hindi ka nakadisguise? Paninigurado pa ni Snow. Sa buong taon kong pagtatrabaho bilang agent, ay never ako nagpakita sa subject ng totoong hitsura dahil nga ayokong may makakilala sa akin. Pero iba ngayon, gusto kong makaganti sa lalaking nagpasabog na mabahong amoy sa minamahal kong sasakyan. It's okay, may gagantihan lang ako. Nakangiting sabi ko bago bumaba ng van at isinara ang pinto. Humarang ako sa daan at biglang napapreno si Asher. Bumusin na pa ito ng sunod-sunod bago Asher na bumaba. Umalis ka nga riyan, bakit ka ba pahara-hara sa daan? Inis pang bulyaw niya sa akin habang palapit. Nakatitig lang ako sa kanya hanggang makalapit siya. Umalis ka! Hindi na nito na ituloy ang sinasabi nang bigla ko siyang inambahan ng malakas na suntok at humandusay sa kalsada. What the fuck, Storm? Gulat na sabi ni Purple, kasunod ang naiiling na si Snow. Tinulungan ko lang kayong hulihin yan. Kibit-balikat na sagot ko. Napatingin pa ako sa bagong kotse na dumating at nagsilabasan ng mga lalaking nakita ko noong unang magkita kami ni Asher. Anong ginawa niyo kay Sir Asher? Galit pang tanong ng isa bago mabilis na dinaluhan ang anak ng boss nila. Makakarating ito sa presidente. Galit na sabi pa ng isa at binigyan kami ng masamang tingin. Tinaasan ko naman sila ng isang kilay bago nag-cross arms. Go! Wala akong pakialam. Gusto niyo tulungan ko pa kayo para malaman din ng boss niyo kung paano napunta yung makulit niyang anak dito sa labas. Ipakita rin natin yung dahilan kung bakit kayo natakasan. Anong tawag sa sugal na yun? Oh, Lucky Night? Nakangising sabi ko. Nakita ko pa na natigilan ng mga ito at walang sabi-sabing binuhat na lang si Asher at isinakay sa sasakyan bago bumalik sa mansyon. Sabay pang tumawa sina Purple at Snow. Baliw ka talaga, Storm. Wala ka talagang pakialam kung sino ang subject. Wika pa ni Purple bago sumakay sa van kasunod kami ni Snow. Bakit ba kasi takas ng takas ang lalaking yun? Tanong ko na makaupo sa sahig ng van
na wala ng ibang laman kung hindi mga gamit pang monitor. May maliit din yung CR at isang folding sofa. Last time na tumakas siya, galing siya sa isang hospital. May pinupuntahan siyang bata roon, anak ng namatay niyang kaibigan. The girl is just 5 years old at na dengue at critical ang lagay. Maybe he is concerned dahil wala nang ibang kamag-anak na gustong kumupkop sa pobreng bata. Paliwanag pa ni Purple. Natigilan naman ako. Siguro kaya ganoon kadeterminadong makatakas ng lalaki ay dahil sa concern nito sa bata. Pero hindi ba niya naisip na baka madamay ang bata kapag may makakita sa kanya na dinadalaw ito? Kaso, ayaw yata ng ama niya na isama sa under protection yung bata dahil anak yata siya ng kalaban sa politika. Ewan ko sa mga yan, pagdating talaga sa pangyarihan nawawala ng pakialam sa ibang tao. Pairap pang sabi ni Snow. I'm leaving. Uwi ka ako bago tumayo. Okay, pagbalik mo mamaya pagdala mo kaming pizza ha. Nakangiting bilin pa ni Purple. No prob. Masayang sagot ko bago tuluyang umalis sa lugar na yun. Dumiretso ako sa hospital malapit sa stoplight kung saan kami unang nagkita. Bakit ko pa ginagawa ito para sa lalaking yun? Bulong ko pa sa sarili ko habang nakatingala sa building ng isang private hospital. Nababaliw na yata ako. Bakit ako nakikialam sa personal na problema ng aming subject? Ikaw naman kasi kuya, takas ka ng takas. Dinig kong sermon ni Angela sa kapatid. Sa lakas noon ay naririnig ko pa rin kahit nasa kusina ako. Halos kakagising lang siguro nito. Alam mo kung bakit ako tumatakas, Angela? Nag-aalala ako kay Trina. Si Dad naman kasi ang tigas ng puso. Inis pang sagot ni Asher. I know that. Pero anong magagawa natin, hindi ba? Let's just pray na sana maging maayos na siya. Huwag ka na ulit tumakas, please. Nag-aalala ako sa'yo. Dinig kong pakiusap pa ni Angela. Napabuntong hininga naman ako. Wala kang duda. Mabait talaga si Angela. I am happy that Kino fight for her at hanggang ngayon ay sila pa rin. Isinalang ko na lang ang niluluto kong tortang giniling. Nakagat ko pa ang ibabang labi ko nang maramdaman kong may pumasok sa kusina. Bakit alam ng katawan ko na si Asher yun? Yuna, pwede mo bang gamutin ang sugat ko pagkatapos mong magluto? Dinig kong tanong pa nito bago ko narinig ang paghila nito sa upuan. Mariing pumikit naman ako bago siya nalingon. Bakit ba parang naglalambing ang boses niya? Anong sugat? Kunwaring tanong ko. Simangot na itinuro pa nito ang gilid ng labi na putok dahil sa pagsuntok ko. May baliw na babaeng sumumpak sa akin. Sagot pa nito. Baka kasi kung ano-anong sinabi mo. Sagot ko na lang bago binalingan ulit ang niluluto ko. Narinig ko naman na bumuntong hininga ito. I'm just worried about my friend's child. Wala na yung ibang kamag-anak na pwedeng kumupkup sa kanya. Hindi naman siya tanggap ng lolo niya dahil anak nga yun ng lalaking ayaw na ayaw niya para sa yumaong anak niya. I'm just frustrated dahil wala naman akong magawa. Kailangan ko pong tumakas para lang mapuntahan siya. Napalunok ako. Nag-open up ba siya sa akin? Pero bakit? Lalo pa at kaninang umaga lang kami nagkita bilang tigaluto nila. Bumuntong hininga naman ako bago hininaan ang niluluto ko at tinakpan iyon. Gamutin muna natin ang sugat mo. Wika ko bago naghugas ng kamay at pinunasan iyon. Naiilang ako sa paraan ng pagtitig ni Asher. Yung tipong parang sa titig pa lang niya malalaman na niya ang lahat. Umupo ako sa katabing upuan nito at humarap sa kanya. Lihim pa akong napangiwi na makitang may pasapa pala yun. Hindi ka ba nagsashampoo? Bakit parang ang tigas ng buhok mo?
Tanong pa ni Asher at akmang hahawakan pa ang wig ko, ngunit umiwas ako. Baka mahalata niyang peke iyon. Ang dami mong pinapakialaman. Inis na sabi ko sa kanya bago kinuha ang bulak at binuhusan ng betadine iyon. Bakit ka ba kasi nasapak? Siguro pinairal mo na naman yung kadaldalan mo. Wika ko bago idinikit sa sugat niya ang bulak na may gamot. Gusto ko lang naman makapunta sa hospital. Nakangusong sagot pa nito. Napaiwas pa nga ako ng tingin dahil sa lapit ng mga labi niya sa akin. Hindi na lang ako kumulbo at tinapos ang paggamot sa kanya. Pero ramdam ko pa rin ang pagtitig niya. Malabo ba mga mata mo? Parang ang kapal kasi ng salamin mo. Tanong nito na matapos ako sa paggamot sa kanya. Sobra, kaya nga hindi ko yan tinatanggal. Sagot ko bago tumayo. Nalagyan mo na ba yan ng cold compress? Nangingitim na yung pasa, oh. Tanong ko pa sa kanya. Umiling naman ito. Halos kakagising ko lang. Nawalan ako ng malay dahil sa sapak ng Amazon ang nakita ko kanina. Lagot talaga sa akin ang babaeng yun kapag nagkita kami. Ramdam ko yung inis sa boses niya. Tumikhim naman ako bago ulit nagsalita. Itatatak ko sa isip ko na hindi kami pwedeng magkita kapag wala akong disguise. Lagyan mo na ng yelo yan para hindi na lumala. Tatapusin ko lang itong niluluto ko para makauwi na ako. Utos ko sa kanya bago binalikan ang ginagawa ko. Naramdaman ko naman ang pagtayo nito at dumiretso ito sa may ref. Dito ka na lang ulit kumain, Yuna, para may kasabay ako. Wika pa nito bago inilagay sa sink ang lagyanan ng ice cube na kinuha nito sa ref. Inilagay niya iyon sa compress at sinimulan ng idampi sa gilid ng labi niya. Sorry, hindi ako pwede ngayon. May natanguan na akong kasabay for dinner. Sagot ko bago inihalo ang giniling. May date ka? Napalingon pa ako sa kanya dahil sa sinabi nito. Nakasimangot ito na tila hindi masaya sa sinabi ko. Bakit? Nagpapatawa ka ba? Natatawang tanong ko bago nilagyan ng pampalasa ang niluluto ko. Sa itsura kong to, sa tingin mo magkakagusto sa akin? Tanong ko pa pero nasa kawali ang atensyon ko. Nakita ko pa sa peripheral vision ko na sumandal si Asher sa sink habang patuloy sa pagdampi ng cold compress sa gilid ng labi niya. Anong problema sa itsura mo? Tanong pa niya. Hindi mo na ako sumagot at hinalo ang ginagawa ko bago iyon ini-off. Hindi mo ba ako nakikita? Ang kapal ng buhok ko na parang hindi nagsusuklay. Tapos pati salamin ko. At look, I have a lot of freckles. Sa tingin mo, sinong matinong lalaking mag-aaya sa akin ng date? Baling ko pa sa kanya. Maganda ka? Bakit mo binababa ang sarili mo? Para sa akin, ang mga babaeng marunong sa kusina at hindi nag-aalalang madumihan ang mga kamay sa pagtatrabaho ay magaganda. Aanihin ko ang babaeng mukhang diyosa kung puro make-up at sariling itsura lang niya ang alam. Hindi yun magandang gawing ilaw ng tahanan. Mas masarap pa rin umuwi sa asawang marunong magluto. Nakangiting sabi pa nito. Hindi ko alam kung bakit tila nagkaroon ng pag-aasa ang puso ko. Walang ya, bakit ba lalong gumwapo sa paningin ko ang lalaking ito dahil sa mga sinabi niya? Sus, sinasabi mo lang yan para palakasin ang loob ko. Ganyan naman kayong mga lalaki. Kunwari okay lang na hindi maganda ang itsura. Pero ang totoo, maganda naman talaga ang hanap. Nagtanggal na ako ng apron at isinabit na yun sa pinagkuhanan ko. Hindi lahat ng lalaki ganun, sagot pa nito. Kung gusto mo, i-date mo ko para malaman mo. Nilingon ko siya at tinaasan ng isang kilay na makitang nakangiti ito. Pinagsasasabi mo, kaninang umaga lang tayo nagkita. Huwag mo akong pinaglololoko, Asher. Pagtataray ko pa sa kanya. Pero ang totoo,
Ang bilis ng tibok ng puso ko. Dinadaan ko lang talaga sa pagtataray. Tumawa naman ito. Tignan mo na kung ano-anong pinagsasasabi mo tungkol sa mga lalaki. Tapos ayaw mo naman palang makipag-date sa isang gwapo katulad ko. Ewan ko sa'yo, kaya ka siguro napapahamak dahil dyan sa kadaldalan mo. Naiiling na sabi ko bago dinampot ang bag ko. Mauna na ako, ayokong malate sa dinner na tinanguan ko. Paalam ko pa sa kanya. Ang daya, mag-isa na naman akong kakain. Parang batang reklamo pa nito bago padabog na umupo ulit sa may tapat ng bar counter. Abnormal ka ba? E di ayain mo ang kapatid mo at fiancé niya. Wika ko. Nakatitig lang ito sa akin habang tila batang nakasimangot. I just roll my eyes bago siya nilapitan. Buisit ka? Inis na sabi ko bago padabog na umupo sa tabi niya. Bakit ba hindi ko mahindian ang isang ito? Mabilis naman itong umiti at tumayo. Sabi na eh, hindi mo rin matitiis ang kagupuhan ko. Masayang sabi pa nito bago kumuha ng mga plato. Inirapan ko naman siya. Buisit ka, Asher. Bakit ba ako natutuwa kapag masaya ka? Thanks for reading, mga loves. See you tomorrow!